ka. Nasa ika-apat na aralin na tayo. Handa ka na ba? Atin ngayong pagtutuunan ng pansin ang tungkol sa inflasyon. Pero ano kaya ang ibig sabihin ng salitang inflasyon? Bago mo ito sagutin, meron muna akong ipapakita sa iyong mga larawan. Ito ang ating unang larawan. Ang larawang ito ay noong 1999. Samantala, ang ating ikalawang larawan ay taong 2021. Ngayon, base sa larawang aking pinakita, ano ang iyong napansin? Para sa ating unang larawan taong 1999, ang 1,000 piso ay makakabili na ng napakaraming produkto mula sa supermarket. Ito ay isang halimbawa na noong taong 1999 ay mas mura ang mga bilihin kaysa sa kasalukuyan. Samantala, para sa ating kasalukuyang taon, meron pa rin tayong 1,000 piso, subalit napapansin natin sa ating pushcart o sa basket na mas kakaunti na lamang ang produkto na maaari nating mabili sa halagang ito. Ito lamang ay isang halimbawa ng pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang panahon ay pangkaraniwang nagaganap. Subalit, kung ang pagbabago ay dulot ng pangkalahatang pagtaas ng presyo, pagbaba sa halaga ng salapi at may negatibong epekto sa tao, ang kalagayang ito ay bunga ng inflasyon. Kapag sinabi nating inflasyon, ito ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto at serbisyo sa pamilihan. Kung kaya naman, sa tuwing may pagtaas sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya, ang kondisyon ng inflasyon ay nagaganap. Dahil dito, naaapektuhan ang dami ng produkto na maaaring mabili ng mamimili. Ang pagtaas ng presyo ay sinasabing kaakibat na ng ating buhay. Hindi na bago sa mga bansa na makaranas ng inflasyon dahil kahit noong panahon pa ng medieval, ang presyo ay tumataas ng 4x sa Europa. Ngunit, bakit kaya ito nangyayari? Meron ka bang idea? Tara, atin namang pag-aralan ang mga dahilan ng inflasyon. Unahin nating talakayin ang demand pool. Ito ay nagaganap kapag nagkaroon ng paglaki sa paggasta ng mga sektor kagaya na lamang ng sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at panlabas sa sektor, ngunit hindi nasasabayan ang pagtaas ng produksyon. Ito ay nagpapakita lamang na mas mataas ang demand ng mga consumers o ng mga sambahayan kumpara sa mga supply na kayang likain at gawin ng mga producers o ng bahay kalakal. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng shortage sa pamilihan kaya ang presyo ng bilihin ay tumataas. Ayon pa nga sa isang ekonomista, ang pagkakaroon ng labis na dami ng salapi sa sirkulasyon ang isang dahilan kung bakit tumataas ang demand. Dahil sobra ang salapi, malaki ang pagkakataon na patuloy na bibili ng maraming produkto ang mamimili na magtutulak sa pagtaas ng presyo. Sunod naman na dahilan ay ang tinatawag nating cost push. Ito ay nagaganap kapag nagkakaroon ng pagtaas ng gastusin pagdating sa produksyon. Halimbawa, kung ang isang salik sa produksyon, katulad na lamang ng lakas paggawa, ay magkakaroon ng pagtaas sa sahod, maaari itong makaapekto sa kabuuang presyo ng mga produktong ginagawa. Maipapasa ng mga producer ang pagtaas sa halaga ng lakas paggawa sa mga mamimili. Kaya madalas na maririnig sa mga negosyante ang pag-iwas sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dahil sa epekto nito sa kabuuang presyo ng produksyon. Matapos malaman ang mga dahilan ng inflasyon, alam mo ba kung paano ang pagsukat nito? Bago natin ito alamin, atin munang pagtuunan ng pansin ang tinatawag nating price index. Dahil sa pagbabago sa presyo ng mga produkto, nabuo ang isang mekanismo upang masukat ang laki ng pagbabago sa presyo.
meron tayong iba't ibang uri ng price index. Una na riyan ay ang GNP Implicit Price Index o GNP Deflator. Ikalawa ay ang Wholesale or Producer Price Index. At ang ikatlo naman ay ang Consumer Price Index. Sa tatlong ito, mas ginagamit ang Consumer Price Index. Kung kaya naman, ito ang ating pagtutuunan ng pansin sa ating price index na talakayan. Ano nga ba ang Consumer Price Index? Kapag sinabi nating CPI, ito ay sumusukat sa pagbabago ng presyo ng mga produkto at serbisyong ginagamit ng mga consumer. Batayan sa pag-compute ng CPI ang presyo at dami ng produktong kadalasang kinokonsumo ng bawat pamilya na nasa loob na tinatawag nating market basket. Ang market basket ay ginagamit din upang masukat ang antas ng pamumuhay ng mga consumer. Ngunit, ano kaya ang laman ng market basket? Ito ay isang halimbawa ng market basket ng isang pamilya. Ang market basket ay binubuo ng mga produkto, bilang ng mga produkto, pati na rin ang presyo. Upang ating makuha ang Consumer Price Index, kinakailangan muna nating malaman ang weighted price ng bawat taon. Para sa ating formula, kinakailangan nating i-multiply ang quantity ng produkto, pati na rin ang presyo nito. Tara, atin nating subukan. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ang ikalima. Ito ay para sa taong 2019. Para naman sa taong 2020, ito ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ang ikalima. Matapos natin makuha ang weighted price ng dalawang taon, ang 2019 at 2020, atin namang alamin ang total weighted price ng dalawang taong ito. Para sa taong 2019, pagsamahin natin ang weighted price ng bawat produkto upang malaman ang total weighted price. Para sa taong 2020, ganun pa rin ang ating gagawin, pagsasamahin ang weighted price ng mga produkto. Ngayon ay kumpleto na ang ating total weighted price ng taong 2019, pati na rin ang taong 2020. Ngunit, paano nga ba natin mahanap ang CPI o ang Consumer Price Index gamit ang total weighted price ng dalawang taong ito? Ito ang ating formula upang mahanap ang Consumer Price Index o CPI. Ang TWP naman ang tumatayo bilang total weighted price. Subukan nating hanapin ang CPI ng taong 2019. Ang 3,790 ay ang total weighted price ng kasalukuyang taon. Over 3,790 bilang total weighted price ng basehang taon. Ang resulta nito ay imumultiply natin sa 100. Dahil dyan, ang CPI ng taong 2019 ay 100. Sunod, atin namang hanapin ang Consumer Price Index ng taong 2020. Ang 4,070 ay ang total weighted price ng kasalukuyang taong 2020 over 3,790 bilang total weighted price ng basehang taon. Ang resulta nito ay imumultiply natin sa 100. Kung kaya, ang kalalabasan ay CPI 2020 equals 107.39. At ayan, kumpleto na ang ating CPI para sa taong 2019, pati na rin sa taong 2020. Ngayon, magtungo naman tayo sa inflation rate. Pero, ano nga ba ang formula na ating gagamitin sa paghahanap ng inflation rate? Ito ang ating formula sa paghahanap ng inflation rate. Muli, ang CPI ay ang Consumer Price Index
at ang IR naman ay ang inflation rate. Balikan natin ang ating mga datos. Para sa taong 2019, hindi natin mahanap ang inflation rate nito sapagkat kulang ang ating datos para sa taong 2018. Kung kaya naman, ating pagtutuunan ng pansin ang inflation rate ng taong 2020. Ang 107.39 ay ang CPI ng kasalukuyang taong 2020. Ang 100 naman ay ang CPI na nagdaang taong 2019 over CPI na nagdaang taong 2019, which is 100. Samantala, ang 100 na nakikita natin dito ay kasama sa ating formula. Pagkatapos i-substitute ang lahat ng ating variables, tayo naman ay magsusubtract. Unahin nating isubtract ang CPI ng kasalukuyang taon at ang CPI ng nagdaang taon. Kaya ang lalabas ay 7.39. Sunod, atin namang i-divide ang 7.39 at ang 100. Ang magiging resulta ay 0.0739. Pagkatapos ang division, multiplication naman ang ating gagamitin. Imumultiply natin ang resultang ito sa 100, kaya ang resulta ay IR taong 2020 equals 7.39. Nahanap na natin ang inflation rate para sa taong 2020. At para sa ating huling gawain, ito naman ay ang paghahanap ng purchasing power of peso o PPP. Pero ano nga ba muli ang ating formula para mahanap ito? Tignan natin ang larawan. Ito ang ating formula upang mahanap ang PPP o ang purchasing power of peso. Ang 100 ay mula sa ating equation. Samantalang ang CPI ay ang Consumer Price Index. Hanapin natin ang PPP ng taong 2019. Ang 100 na nasa itaas ay mula sa ating formula. Samantalang ang 100 na nasa ibaba naman ay ang CPI ng kasalukuyang taong 2019. Kaya ang PPP ng taong 2019 ay 1. Sunod, atin namang hanapin ang PPP ng taong 2020. Ang 100 na nasa itaas ay mula sa ating formula, samantalang ang 107.39 naman ay ang CPI ng kasalukuyang taong 2020. Kaya ang PPP o ang purchasing power of peso ng taong 2020 ay 0.93. At ayan, kumpleto na ang ating total weighted price, CPI, inflation rate at ang purchasing power of peso para sa taong 2019 at 2020. Naintindihan mo ba ang ating talakayan ngayong araw? Muli, ang ating talakayan ay tungkol sa inflasyon. Ikaw ba ay mayroong mga katanungan? Kung wala, sige, hanggang dito na lamang. Paalam!